Welcome back po sa ating channel. Ngayon ay gagawa tayo ng tutorial about how to make a dynamic chart. Dynamic chart is very helpful kapag gagawa tayo ng kapag gusto natin i-transform ito ng chart yung sales ng iba't ibang product. Let's say dito meron tayong halimbawa na meron tayong ginawa na product A, B, and C, which is na kapag kinilik natin or sinilik natin yung product dito is yung chart niya yung lalabas, product B and product C. Gagawin natin ito from the start at napakadali lamang, gagamit lamang tayo ng isang formula. Gamit lang tayo ng offset, then yung reference natin is itong date natin, so tignan natin siya ng shortcut D, then yung rows natin is empty, then yung columns natin is gagamit tayo ng match para makuha natin yung value ng item A na mag-appear dito sa ating data source chart. Lookup value B1, then yung ating lookup array is table 2. So bakit table 2? Kasi yung table 1 natin is ginamit natin dito sa sheet 1, table 2. So kapag sinelect naman natin yan is makikita natin selected din yung ating
design ng ating chart. So right click, format data series, and baguhin natin yung size, palitan natin ng kulay, okay, green. Then let's say gusto ko ng smooth yung line natin, so click lang natin yung chart, then insert, punta tayo dito sa scatter, then click natin to smooth with scatter with smooth lines. So meron na tayong curve na lines. Check natin if magbabago yung ating chart kapag nag-select tayo ng iba't ibang item. Let's say item A, so magbabago yung ating chart. Item B and item C. So gawin natin dynamic yung title. So select lang natin to. Then punta tayo sa formula bar, then equal sign, then pag select natin item A, yung title natin is magbabago din. Item A din. Item B.